Welcome to another episode of Bell Bites. Today is my scheduled vaccination. So, AstraZeneca ang i-vaccine sa atin today. So, we've heard na medyo maraming side effects or adverse reactions ang mga naka-experience na na-vaccinate ng Astra. Pero, yung usual naman is chills, yung low-grade fever, ganun, headache, yan. So, in-expect ko na sasakit yung katawan ko. So, magre-ready na ako mag-take ng Biogesic. Baka naman, char. Anyway, yun, 4 hours prior to the injection, so mag-take ako ng paracetamol para lang hindi masyadong masakit yung katawan ko after the injection. So, yung mga iba naming co-workers na kapag mga nurses namin at medtech, yung iba ay nakapag-vaccinate na ngayong morning. So, ako, since I'm on duty, I am scheduled this afternoon and I will try to vlog it para sa mga nag-wonder kung anong mangyayari. Para sa mga merong comorbids like hypertension, allergies, yan. Kasama yun sa mga initial screening ng mga mag-vaccine. So, kung meron kayong mga ganon, I suggest, especially those merong diabetes, hypertension, mas maganda na ma-check muna kayo before kayo magpa-vaccine. Although, hindi naman siya contraindicated. Yung hypertension lang, kailangan hindi ka high blood kapag ka i-injectionan ka. So, yun. Hi! Sa Ate Rowie, kinakabahan din. Mas kinakabahan sa injection kaysa sa vaccine. Katulad ko. Takot kasi ako sa nido. So, see you guys later. Bye! Na-appreciate ko. Hindi ko na-feel. I mean, yung tusok lang. Tapos wala na. Then, wala na.
yun. So, saglit lang yung process. I would like to commend ang provincial government of Bataan. Grabe, super organized. I mean, like, from start to finish, napaka-organized ng vaccination na program ng government of Bataan. Salute po kay Governor. Thank you for doing this para sa inyong mga constituents and also para sa mga frontliners na nag-work para sa Bataan. So, salute sa mga nandoon, sa mga nag-vaccinate, sa mga staff na tumulong, nag-assist. Sobrang gagalang, sobrang asikaso, and sobrang organized yung process ng pag-vaccinate. So, bilang isang doktor, frontliner, and Filipino, ako ay very hesitant to get this vaccine. Pero, you know what? Kailangan natin to para sa atin, para sa family natin, at para sa mga kasama natin sa atin lahat. Hi guys! So, it's been more than 24 hours since I got my vaccine. And ang masasabi ko lang, ang sakit niya sa katawan. Sobrang sakit niya sa katawan. Nag-take ako ng paracetamol para sa sakit ng katawan. Plus, yung injection site, super sakit din sa area na injection site. Hindi ko maiangat yung braso ko until now. Wala, hindi ako nagkaroon ng fever. Ano naman ibang adverse reactions. Yun lang, sobrang joint pains talaga. At saka pain dun sa site ng injection. Sa ibang mga vaccine, like tetanus toxoid na vaccine, medyo mabigat din siya sa braso. Pero kasi ito, specific yung dun sa area na tinusok talaga, masakit yung pinaglagyan ng gamot. So, painful talaga dun sa site of injection. So, I tried to put a cold compress doon sa site na katulong naman siya. Tapos paracetamol para sa body pains. Nawala naman yung body pains ko. Tolerable na siya. Nag-hydrate lang ako and usual lang, pahinga lang talaga. Pinahinga ko siya for the whole day. Wala akong ginawa. Kasi sakit sa katawan. Yun, sa mga natatakot magpavaccine, magpavaccine kayo kasi we need it. Lalo na sa panahon ngayon, tumataas ang cases, madaling matransmit yung virus. So, since vaccine is readily available, pagka kayo nagkaroon ng chance na ma-vaccinate, grab the opportunity to be vaccinated. So, dito na lang. Thank you guys. I hope nakatulong tong vlog ko para ma-educate at yung mga nagkadalawang isip magpa-vaccinate. Ayan. Akong duwag na duwag sa needle para sa safety ko at sa mga family ko. So, I got vaccinated. So, if you have the chance at makakaroon ka ng available na vaccine sa inyo, please do vaccinate yourselves para sa inyo at sa family niya. So, if you're not yet subscribed to my YouTube channel, please do like and subscribe Del Bites and Del Bites Vlogs for Instagram and Facebook. Bye!